What's up mga lads? Welcome back sa ating channel. Wala iba kundi dito sa Mystery Game, kung saan mga ngalikot, mga ngalikalat, mga ngapat tayo ng mga free to play at play to earn the game, no? So magdi-discuss tayo ng bagong game na lalabas, pero syempre bago tayo magsimula, ay huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So balik na tayo dito, no, para i-discuss itong bagong lalabas na game sa January 11, 2024. Walang iba kundi itong Nightcrows, no? So ano ba itong Nightcrows? Nightcrows is another game created by WeMade. Nasa universe pa rin siya ng WeMix, no? Nakaikot pa rin yung ano ng game na to sa WeMix, no? So ibig sabihin yung mga tokens na lalabas niya is WeMix. Tsaka syempre meron another pa rin siyang NFTs, no? Na nakabase ang token niya sa WeMix. So yan. So meron pa tayong ano, almost mahigit kumulang na 2 months, no, dahil meron pa tayong 57 days, 6 hours, 59 minutes at 40 seconds, so 40 mahigit na segundo, no. So yan. So ano, makikita niyo, pwede niyo panoorin yung preview, pero yan. So skip lang naman natin. So ganyan lang naman siya. Ayan. Okay, so kung pagbabasehan natin yung mga graphics ng games mismo, so medyo hawig siya sa Souls games. So yung mga pamilyar naman sa tinutukoy ko Souls games, which is yung mga games na kung saan na medyo medieval yung ano, no, yung period, no. So medyo dun siya wag, kasi kung makikita nyo ayun sa key features niya is ayun, no, creation of the world, a world of death created with Unreal Engine 5. So ibig sabihin medyo mataas sa graphics yung game. So pwede nyo naman sigurong i-low yung mga settings nito para kayanin ng PC. So kung may cellphone sila, medyo kailangan ng konting high-end na cellphone. Hindi natin sure kung yung mga medyo okay na cellphone is kakayanin to, if maglalabas sila ng cellphone version or ng mobile version. Pero kung PC version, so medyo masakit sa graphics card or kapag nakamax yung settings mo. So sana kayanin ng PC natin para malaro natin siya. Kung makikita nyo, Knights yung character na pinapakita, which is medieval, no. So ito yung sabi: in 13th century Europe, where magic still exists, we created a new world in which fantasy meets reality. Night versus day, light versus darkness, order versus chaos, and oppression versus rebellion. Everything clashes and collides in the land of medieval Europe. Dive into the most realistic experience of the European continent brought to life with Real Engine 5. So ibig sabihin, ayun nga, naka ano siya, settings kumpara parang yung mga usual na nakikita natin sa mga anime ng mga Dark Continent, parang ganun yung pinoportray nung game. Parang Dark Continent style, na kung saan merong mga, kumbaga yung mga remaining humanities na nagsosurvive, kalaban nila yung darkness na kapalibot sa kanilang land, no. So tapos yung kasunod niya, yan: your story begins in the essence of RPG. In RPG, the character becomes another you. Gone are the days when you had rely on luck and chances, the time, efforts you put in, and promotion and advancement based on your choice will make your company grow, soaring to fulfill mission given as a Nightcrows member. The system of the growth and way of life of Nightcrows are so eager to achieve. So ibig sabihin, parang ano ka, yung sa game na to is magiging ka member ng isang secret society, or sabihin na natin secret unit, no? So ibig sabihin dito, choice mo, kasi sinabi dito hindi na naka-lock base yung hindi ka na mag-rely sa luck tsaka chances. So ibig sabihin, yung way ng pag-develop ng character mo based sa explanation nito is nakadepende sa effort tsaka time na ginagawa mo at tsaka mga choices na pinipili mo sa inyong character, no? So if merong character dito na mage, so hindi na tayo mag-mage pala dito, kasi nga parang magiging redundant na. So gagamit tayo ng ibang character dito, since yung Samirfor natin is mage. So it's either magano ako, mag-tank type or mag-support type. So depende pa rin naman yan. So if maglalaro yung sila Bugs, sila Tads na nito, it's baka mag-support support type ako or something, no. So pag titignan ko pa naman siguro ko yung mga skills, pero based dito sa pinapakita, so merong dual wielder at merong tank type, no. So depende yan yung ano natin, gagawin natin. So tapos meron din siyang glide system, yan yung sinasabi. Now the ground, the sky, and everything between will become a battlefield. With the use of the gliders, the sky has finally become another stage for players in European continent of the Nightcrows. Going beyond the simple flight using elevation difference, gliders in Nightcrows are
Enable gliding hover, hovering and various strategy combat utilizing aft drops offering three-dimensional action. The action experience that breaks away the flat surface battle. So ibig sabihin magkakaroon siya ng na mid battle fight, no? Pero hindi ito katulad nung mga ibang games na sinasabi is fly. So more of gliding at hovering na siya. Kung naglalaro kayo ng ang tawag dito, yung si Traveler, yung kasama si Paimon, nakalimutan ko yung title ng game na yun. Genshin Impact. So gumagamit din sila ng glider doon. Baka ganun din yung style nito. Pero since meron mga aft drop, ibig sabihin yung mga buga ng hangin pataas, so ibig sabihin pwede kang tumalon doon or tumayo doon, tapos mag-glide ka para ibuga ka pa kanya pa nga. Tapos air battle siguro, magkakaroon ng aerial battle. So yun yung sinasabi dito. So sa base sa explanation dito. Tapos feel the roar of the battlefield. The excitement of the battle in Nightcross is maximized through the realistic display of the battle itself and the vivid experience of the of growth. Experience real action that stimulates all senses by combining the motion of monster upon taking damage and the hit impacts distinguished by the weapon of each class, which includes one-handed sword, two-handed sword, bows, and staff. So yan na, pinakita na yung mga possible classes, no? One-handed sword is a possible niyang great sword at a shield and sword. So yung two-handed sword is dalawa din yan. So hindi, yung one-handed sword, so 100, pwedeng 100 no shield or pwedeng one-handed shield style. Tapos yung two-handed swords is either double-wield or dual-wield, no? So two-handed wielding at saka dual-wielding. So meron ding bow. So malamang yung mga bow na yan is magre-rely yan sa two different class, which is a short bow style user at saka long bow style user, which is a rapid shooting at long range ballistic style. So yun lang naman yung speculation ko. So wala pa akong idea talaga dito. Tapos yung staff na yan is either offensive staff or defensive staff. So yun yung dalawang class na possible niyan, is a support staff user and a mage offensive magic user, no? So yan yung possible, no? So hindi ko pa kasi nakikita yung pinaka ano talaga. So yun lang yung mga possible na e-expect natin. So a huge war, see battlefronts from up high. So this colossal war will begin in the name of God. Based on inter-server technology, the battlefront works as a massive arena that breaks through size limits, enabling the clash of three servers with over 1,000 players. Enhancement of PvP skills specialized for each class, gliders, three-dimensional battlefields that utilize elevation difference allow the battlefronts to go beyond existing battle. Through Nightcross, you will stand in the middle of colossal battlefield of the European continent. So, ibig sabihin, ayun nga, so napakalaking server, kumbaga napakalaking battlefield, kasi sinabi dito na kayang mag-maximize ng 1,000 player nung server or ng area kung saan sila ilalagay. Tapos 3 server yon, so over 1,000 players. So tapos aside from that, hindi lang yung game is hindi lang nakabase sa PvP in a flat surface. So ibig sabihin, pwede ka magkakaroon nga ng PvP using gliders, no? So yung kumbaga yung positive notes nun is medyo chaotic para sa akin. Mas chaotic yung game. So ibig sabihin, nagkakaroon ng maraming stimulus or stimuli. Tama ba? Stimulus yung game, kasi nga syempre kailangan ka rin maging mag-pay attention sa mga atake from above, lalo-lalo na yung mga cast range from above o yung mga cast magics from above. So yun yung kumbaga medyo maganda para sa akin, kasi kung nakapaglaro kayo ng RF Online, so alam nyo yung mga ganong style na hindi lang kayo nagbe-base sa kung sino yung nasa harap nyo. So ang hindi ko lang sure dito kung magiging hack and slash style ba to or point and click, no? Kasi di ba sa Mirror 4 is a point and click. So pag click mo sa character is skill, palit character, skill. Yung hack and slash is skill, pag dito mama sa character is skill sa area, ganun. So doon natin malalaman yan, no? So next is yung pinakahuli is One Market. So perfect exchange and request station for all. So everything becomes connected in the world of the Nightcrow. Three servers are connected. So yan na sinabi na three servers. So three servers are connected through inter-technology and individuals within the within them will collide and compete against each other for the better rights and faster growth, while cooperating and having exchanges through connected economy of world exchange. One market conflict and cooperation, one economy and one world.
that is the world of Night Pros. So ibig sabihin, naka-unified na yung market. So ibig sabihin, kahit magkakalaban yung tatlong server, so iisang market pa rin yung kanilang pinagbabasihan or pinagtitradean, no? So ang iniisip ko lang dito, kung yung server na tinitukoy ba nito is katulad sa RF, so yung Rising Force Online, is each server is different races, no? Pero pare-parehas nung classes, no? So yun yung hindi pa natin sure, or each server is pare-parehas ng races, tapos pare-parehas ng class. So parang dun pa natin pagbabasihan, kasi may mga games dati na magkakaiba ng race, tapos each race magkakalaban. For example, if Beastkin ka, kalaban mo yung human, tapos kalaban ng human unite yung elves, kalaban ng elves yung Beastkin. So parang nakatriangulate yung war. So ano, hindi natin para sure yan. Tapos kung titingnan natin yung tokenomics, yan, di ba? Competition of blockchains, completion of blockchain economy. So meron siyang web 2 tsaka blockchain ng web 3. So yan, birth of blockchain, hindi ko na-explain yan. About sa blockchain lang naman yan na nakapasok dito. So it's multi-utility based play to earn, no? So yan, so ito, sinabi dito na yung token implements a multi-utility token economy by tokenizing various key materials including diamonds, which is the game's most important asset. So yan, kung makikita nyo, ito yung mga possible. So ibig sabihin, crafting, ito yung crafting materials, stones, so parang soul to, ito parang essence, ito yung gem, so parang parehas na gem to, tapos ito yung siguro ano to, utility. So basta yan yung kumbaga yung mga assets na yan yung gagamitin para sa token, which is yung diamond is yung magiging parang gold. So yan siguro yan, or if ever naman yung diamond yung para makapag-convert ng token, no? So yan, aside from that is meron siya na siya kagad na ilalabas na NFT, which is NFT trades through character NFT minting and marketplace to capitalize on added value of the character that race with the user's time and effort. So ibig sabihin yung character nyo, and kung makikita nyo merong different color din, so ibig sabihin yan is depende sa magiging upgrades ng character nyo, kung rare lang ba siya, unique or legend. So parang ganun. So ito yung mga assets lang naman dito sa WeMix. Ito yung mga assets na pwede mong gamitin para makapag connect, no, ng wallet. So ito yung ginagamit natin, itong wallet na to. So mga wallets to, ito Ethereum. So ito yung mga token siguro. Ito si WeMix token to eh. So ito Ethereum. So yan lang naman siya. So yan lang naman, wala pa naman siyang itong page nila is wala pang yung mga download. So syempre magano pa naman yan, maglalabas pa yan ng ano, ng mga ang tawag dito, pre-register. So doon natin iaano yan, at antayin lang natin, no? So yun nga guys, hanggang dito na lang muna tayo. Syempre maraming salamat sa mga nanatilit na, no? Hit like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video. Syempre pwede nyo i-share, at pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba, no? Babasahin ko yan. So yun nga guys. Pero syempre, bago tayo matapos, open muna natin ito, at dahil mayroong mga nagpapa-shoutout. So, pa-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Roger Evans, no? So, yan sabi niya, ano, shoutout Mr. F2P Gaming. So, shoutout sa'yo, Roger Evans. Syempre, shoutout din kay Dugyot F2P, no? Sabi niya, ipagsigawan mo buong mundo kung anong meron tayo. Proud Pinoy, Dugyot. So, pa-shout out boss, shout out boss Mister Dugyot from EU 12 with TTS Lab, no? So kasama niya si TTS Lab, no? Kasi tumalon si TTS Lab sa EU 12, so kasama siyang nakikipagsuntukan doon. Medyo kuya na rin to, no? Medyo kuya, hindi pa siya yung kumbaga yung kuyang-kuya, pero medyo kuya na yan si Dugyot F2P. So ito pa si Primo Play, sabi niya, pa shout out boss kay Zeraikyu ng Mena 14. So shout out sa ilo. At uli shout out kay XYNN F2P Gaming. Bakit puro kayo F2P Gaming? So ayan, pa shout out daw kay Tikol, no? So kay Tikol, pa shout out daw kay Tikol. Pinapagandahan ko pa, no? So yun nga guys, yun lang naman siya. So yun, maraming salamat ulit, no? So lagi niyo tatandaan, keep grinding and keep earning. Mister here. Peace out, guys.